Ito pong si Congressman Pantaleon Alvarez, napaka-ipokrito po nito. Samantala noong panahon nila, isa siya sa nagsusulong ng charter change. Pero ngayon, porket hindi po papabor sa kanila ang sitwasyon, eh tinitira niya ng personal si Speaker Martin Romualdez at pinagbibintangan pa ito na nasa likod daw po ng People's Initiative na tinawag niya pong Tambaloslos Initiative. Mamaya, after po natin panoorin ang balita, i-reaksyonan po natin ang video nito pong si Nino Barsaga na nagtanggol din po sa kanila nung panahon nila. Alam nyo, ito pong si Nino Barsaga, maka Duterte po ito eh. Pero sa paniniwala niya ngayon, pro-government po siya. Kaya naman ipinagtatanggol niya, in particular sa pagkakataong ito, ito pong si Speaker Martin Romualdez. Unahin po natin panoorin ang balita, mga tol. May mga nakalap na raw na ebidensya si Congressman Pantaleon Alvarez. Kaugnay sa umunoy, pamimigay ng ayuda kapalit ang pirma para sa People's Initiative. Yan na naman kayo, puro kayo nakalap ng ebidensya. Gawin nyo na lamang kasi, kung meron kayong ebidensya, di ipetisyon nyo na kagad sa Korte Suprema na illegal ang People's Initiative para nang sa ganun, maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema at yan na po ang susundin siyempre ng taong bayan, in particular ng Commission on Election. Ang itinuturo niyang nasa likod ng inisyatibo si House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Itong si Martin Romualdez, kanyang initiative lang yan. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtanggi, si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang itinuturo ng dating speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez na nasa likod daw ng gumugulo ngayong People's Initiative. May mga nakalap na raw siyang ebidensya ukol sa umunay pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma na gagamitin daw niya sa petisyong plano niyang ihain laban sa People's Initiative. O ngayon, aral-aral muna tayo ulit, ha? Ipapaalala ko lamang po sa inyo kasi baka masyadong maliit ang pagtingin sa atin ito pong mga senador na kayo daw po mga pumipirma dyan po sa People's Initiative. Eh mga mangmang, hindi nyo daw po nauunawaan ang inyong pinipirmahan at the same time sinasabi pa nila na kayo daw po ay bayaran. Hindi po tayo naniniwala dyan at alam ko po hindi naman ganun kahirap intindihin ang pinopropose na People's Initiative. Ito po ay naglalayon na baguhin po ang parte ng ang parte ng konstitusyon, particular yung Article 17 Section 1 kung saan ang nakalagay lamang kasi before doon ay ang Kongreso, syempre ang Senate at House of Representative ay pwedeng magbago sa pamamagitan po ng Constitutional Assembly. Pero ang ilalayon po ngayon ng panibagong proposal dito sa People's Initiative, yung kaparaanan na yon ay gawing partikular na magkaroon po ng pagboto jointly ang House of Representatives at Senado, syempre sa inisyatibo either ng Senate of the President or ng Speaker of the House. Yun po ang hindi matanggap ngayon ng mga senador dahil para sa kanila, ina-undermine daw po ang kapangyarihan ng Senado at sinasabi nila na hindi po ito uubra. Dahil nga po, siyempre kapag ka nagkaroon ng jointly voting, ay i-overrun sila ng Kongreso. Dahil ang bilang lamang po nila ay 24, samantala ang Kongreso ay nasa 300 plus na mga kongresista. Kaya threatened na threatened sila ngayon dito po sa People's Initiative at halos lahat sila ngayon nagsasalita at tinitira in particular itong si Speaker Martin Romualdez sa pangunguna nitong si Senator Amy Marcos. Siya ang unang-unang tumira eh. Kay Speaker Martin Romualdez, nagsunuran na lamang po itong sina Joel Villanueva, Coco Pimentel at iba pa. Ngayon, sa People's Initiative na ito, tatanungin ko kayo mga tol, hindi nyo ba nauunawaan yung pinirmahan ninyo kung kayo po yung nakapirma rito? Kasi kung hindi nyo po naunawaan, eh masasabing mangmang talaga kayo. Dahil yun ang alegasyon ni na Senator Amy Marcos eh. Pero hindi ako naniniwala na hindi nyo po nauunawaan yon. At higit sa lahat, hindi po ako naniniwala na kaya kayo pumirma dyan ay kapalit ng 100 pesos o tulong o ayuda mula sa gobyerno. Kalokohan po yon. Ngayon, kung meron silang mga ebidensya, dalhin na lamang nila sa proper forum. At isa daw po sa proper forum na yan, ang investigasyon na gagawin nitong si Senator Amy sa mga susunod na araw
dyan po sa Senado at i-reveal niya daw po sa kanyang hearing ang mga ebidensya partikular laban po dito kay Speaker Martin Romualdez. Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ay dinodocument ko rin para pagdating ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court. Kahit si Senator Coco Pimentel, tila kumbinsidong may kinalaman sa PI ang speaker. Kaya panawagan niya sa pinsan ni Romualdez na si Pangulong Marcos. Bakit papayagan ng presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people, the president should have nipped this in the bud. Sinusubukan ng... Threatened na threatened sila, no? Talagang lahat sila ngayon ng mga senador, hindi mapakali. Pero ang tanong, ulitin ko ha, gusto nyo ba ng People's Initiative? Pakicomment nyo po dyan sa chat area. Iparamdam po natin sa mga senador na ito kung ano po ang boses talaga ng taong bayan. Kasi sila, nagsasalita po sila, hindi naman dahil yun ang gusto ng taong bayan eh. Nagsasalita po itong mga senador na ito dahil iniisip nila mabubura ang Senado sa darating na panahon. At tingin ko, dapat ganun na nga ang mangyari. Maging unicameral na lamang tayo kaysa dito sa bicameral. Ang gulo kasi. Pero ininyo, sinusulong lagi sa Kongreso ang pagbabago. Pero dahil nga maaaring maapektuhan ng mga senador, pagdating sa kanila, hindi na po nila yun pinupush. O natetengga ngayon yung paghahangad na mabago o maamyendahan ang saligang batas. In particular, ito pong si Congressman Pantaleon Alvarez. Ayon po kay Nino Barsaga, napaka-ipokrito po nito si Pantaleon Alvarez. Kasi sa panahon niya daw, siya mismo ang nagsulong ng charter change. Pero ngayon dahil nga hindi na siya nakaupo at hindi na pabor para sa kanila, numero uno naman siyang tutol ngayon dito. Panoorin po natin at reaksyonan ang mga sasabihin po dito nitong si Nino Barsaga. Hindi ko alam sa iyo, dating House Speaker, kayo Congressman na lamang, Pantaleon Alvarez. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ingay-ingay mo. Na kung saan... O yan ha, alam na alam ni Nino Barsaga ang sinasabi niya. Kasi alam niyo naman ito, maka-Duterte ito. At halos lahat ng mga nakaposisyon sa gobyerno ng mga panahong iyon, meron siyang contact. O kaya kung nasasabi ito ni Nino Barsaga, merong katotohanan ang kanyang pinaghuhugat. Yung kanyang pinaghuhugutan ay malamang sa malamang may katotohanan. Pinagtutulakan mo, pinagbibildilan mo ang magkaroon ng isang federalism sa bansang Pilipinas. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Bakit nung panahon na yon pinagbibildilan mo? Kasi pakikinabang ka. Di ba? At higit sa lahat, may hita ka. Ngayon, totoo ba yan, Pantaleon Alvarez? Ha? Kasi noong panahon ninyo, may kapakinabangan ka, may mahihita ka. Eh ngayon, wala kang kapakinabangan, wala kang mahihita, kaya tutol ka. Hipokrito ang tawag doon, pero ang magsasabi niya na mas masarap pakinggan, itong si Nino Barsaga. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanya. Sa tinutulak ng bagong liderato ng House of Representatives na federalism ay na or chacha changer na yan or chacha, wala kang may chaper ka ata. Kaya ganun ang nalang ang pagtutol mo. Di ba? Huwag ka nagmamalinis. Unang-una, ang dami rin issue sa'yo nung panahon mo bilang House Speaker of the House. Huwag ka daw magmamalinis. Ano-ano kaya yung mga issue na ito na nasa isip nitong si Nino Barsaga? No, kasi noong mga panahon iyon, mga tol, hindi ako mahilig talaga sa politika eh. Ngayon lang ako na-engage sa politika sa panahon na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, puta ka ng puta. Bakit? Alvarez on Thursday says the House of Representatives will convene itself in the Constituent Assembly even without the presence of senators. This after senators opposed Alvarez's insistence on joint voting on charter change. Gusto mong mangyari, ipasay yung constitutional o kon as nung panahon mo
na kahit walang approval ng Senado. Napaka-ipokrito nga, ano? Nung panahon pala nitong si Pantaleon Alvarez, ipupush niya ang Constitutional Assembly kahit walang approval ng Senado. Yet ngayon, parang nag-iba ang ihip ng hangin at kumakampi na siya sa mga senador. Anong nangyari, Pantaleon Alvarez? Dila dati, ganyan ka pala, mas kalala. Alam mo, dating House Speaker Pantaleon Alvarez, bago ka magmalinis, bago ka magdunong-dunungan, imulat mo ang mga mata mo. Kung ikaw ba ay matino, kung ikaw ba ay malinis ang mga kamay mo nung panahon ng pagiging House Speaker mo. Teka, meron pa. Surprise actually, Yasmin. But you've been making news. I mean, here you are again. You say something. You were at the oath-taking in Iloilo, where you have local leaders that switched to PDP Laban, and you were quoted once again as assuring the local residents of Iloilo they would not get zero funding following the mass switch of political allegiance to the leaders. Mass funding? Gawain pala niya. Tapos ngayon ibinibintang kay Speaker Martin Romualdez? Ano yan, Speaker Martin Romualdez? Dating Speaker Pantaleon Alvarez? Yung gawain mo noon, iniisip mo, ginagawa ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Totoo talaga yung kasabihan, ano? Ang gawain ng isang tao, kapag ka ginagawa niya lagi ito, iniisip niya ginagawa din ng iba. Pero hindi ganun ang kasalukuyang leadership ng House of Representatives. Babalik ko lang ulit sa inyo yung sinasabi niyong mga ebidensya. Kung meron kayo, dalihin nyo na lamang po iyan sa proper forum at Korte Suprema yan. Abogado kayo, di ba? Pantaleon Alvarez. Mag-file na kayo ng petition. Huwag na kayong mag-intay pa ng iba na mangunguna. Kayo na mismo ang mag-file ng petition na yan para patigilin ang People's Initiative. Saka ang pinaka-nakalulungkot talaga sa mga pangyayari na ito, mga tol. At yun ang hindi katanggap-tanggap. Maraming mga manonood dito na nag-send sa akin ng kanilang pagpirma sa People's Initiative. Hindi ko matanggap na itong mga senador at itong si Pantaleon Alvarez, tatawagin nilang mga mangmang ang tao? Tatawagin nilang bayaran ang mga ito? Sa mga nag-send sa akin ng People's Initiative form na pinirmahan nila, sabi nila, wala sila may isang singkong tinanggap. Walang kabayaran na nangyari. Walang pagkapangako na kapalit ng ayuda. At kung sa tingin ninyo, Pantaleon Alvarez, Senator Almy Marcos at iba pang mga senador, may mga ganitong issue na makatotohanan, aba, alam niyo pong bawal yan. Diba? Dapat gawin ninyo, kolektahin ninyo ang mga ebidensya, magsampa kayo ng petition sa COMELEC or sa Supreme Court. Siyempre, as the case may be, ano, kung ano yung appropriate na actions ninyo. At higit sa lahat, yung mga sinasabi nyong mga public servant sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, sampahan nyo ng kaso sa ombudsman. Dahil bawal yun eh. Pero ano ginagawa ninyo? Puro lang kayo ingay sa harapan ng publiko. Pa-interview dito, kaliwat kanan. Para saan? Para magpapogi dahil malapit na ang halalan? Sa 2025? Sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo yan? Lalong-lalo na ikaw, Senator Amy Marcos. Ang expectation sa iyo ng tao, napakataas. Yet, ano ginagawa mo? Sinabi mo pa sa mga nakalipas na, na panahon na kung pwede lang pumili ng kamag-anak, ano gusto mong palabasin? Mas matimbang talaga ang mga Duterte kaysa sa sarili mong kamag-anak, kaysa sa sarili mong dugo? Okay sana yun kung tama yung diskarte mo eh. Pero hindi eh. Ang isa sa mga hindi tamang diskarte mo, Senator Amy Marcos, kine-question mo ang akusasyon na 20 million pesos ang ipamumudmod sa mga kongresista. Pumabor lamang sila dito o tulungan nila itong People's Initiative. Pero napakatahimik mo sa 51 billion pesos na katotohanan dito kay Congressman Paulo Duterte.
mantakin ninyo mga tol, sa loob ng 3 taon, 51 billion pesos, tinalo pa ang pondo ng Cebu City kada taon. Locality ang pinag-uusapan doon, ha? Ang daming mga empleyadong dapat pasahurin. Ang daming mga plans and program ng isang lokalidad. Pero 10 billion pesos lamang ang pondo noong 2020. Samantala yung first district ng City of Davao, 13 billion pesos. Anak ka ng teteng na yan. Mga ipokrito talaga kayo. Tama itong si Ninyo Barsaga, eh. Nagmamaligas ka. Ngayon, pangalaw, ito pa. Anong ginawa mo nung panahon mo bilang House Speaker ka? Hindi ba? Yung mga anti-government noon, nung mga nagsasalita ng mga kontra kay Pangulong Duterte, ng mga mambabatas, kinat mo ang mga pondo nila. Oh, totoo ba ito, Pantalyon Alvarez? Gawain mo ba talaga yan? Kinat mo yung mga pondo nila dahil hindi pumapabor sa'yo. Kaya ngayon, iniisip mo na gawain ito ngayon ni Speaker Martin Romualdez. O, para sa kaalaman mo, Pantalyon Alvarez, baka sabihin na naman ng mga followers mo, kasama na yung mga DDS at DDSheets, eh, bayaran ka kasi top 1, kaya pinagtatanggol mo si Speaker Martin Romualdez. Puputulin ko sa harapan mo ito, Pantalyon Alvarez, kung bayaran akong vlogger. Ha? Kaya kong gawin yung ginagawa ng mga Japanese, puputulin yung pinky nila para lamang patunayan na sila'y tama. O kung sila man ay nagkamali, kabayaran doon sa pagkakamali nila. Sige, gagawin ko yan. Kung ako'y bayaran, ha. Pero kung ito kaya gawain mo na sinasabi nitong si Ninyo Barsaga totoo, ano kaya ang gagawin mo? Ano kaya ang dapat mong sabihin sa tao? Pantalyon Alvarez. Pumakabanat ka kay Speaker Martin Romualdez, wagas. Wala ka rin respeto. Tawagin mo pa yung tao na tambaluslos. Sabi mo doon sa isang balita o doon sa balita na pinanood natin, di lang na-covered nito pong saksi. Parehas lang yun, yung sa interview na yun. Sabi mo, sino pa ba ang tambaluslos? Nag-iisa lang naman si Martin Romualdez. Ganyan kakabastos. Miyembro ka ng 19th Congress pero hindi ka marunong rumispeto sa leader mo. Samantala, naging leader ka rin ng Kongreso. Okay lang sana kung hindi ka naging speaker, eh. Mas mauunawaan namin yun, eh. Pero naging speaker ka, eh. Kaya dapat alam mo kung paano rumispeto ng isang speaker dahil naging speaker ka. Hinarang mo yung inyong mga budget nila. Tinapyasan mo yung mga budget or per barrel ng mga ibang kapwa mo mambabatas. Di ba yun ang ginawa mo? Masahol ka pa sa isang diktador para maging kapartido mo, para maging sunod-sunuran sa gusto mong panukala pagkontra sa inyo nung panahon na yon, tapyas ang budget. Mr. Dating House Speaker Pantalyon Alvarez, ngayon nagkukuda-kuda ka ng kung ano-ano. Tignan mo ito, ginawa mo dati. Speaker President Alvarez on Thursday defends the budget cuts and the allocations to the districts of several lawmakers. House members, both from the opposition and even the supermajority, found out their district allocations were slashed in the recently signed 2018 budget. Alvarez says the budget was reallocated to fund free college education to state universities and colleges and to augment the salaries and benefits of soldiers. The final list of districts affected by the last minute reallocation of funds is not yet available, because the final version of the General Appropriations Act for 2018 signed by President Rodrigo Duterte is yet to be made public. Mostly affected are legislators belonging to the Magnificent Seven, an independent bloc composed of Liberal Party members and allies representing both party-list organizations and districts. Also affected are several LP members who are part of the Alvarez-led supermajority. The budget cut also affects non-LP members who are part of the majority, Pagilocos Norte Representative Inaldo Marcos and Davao del Norte Representative Antonio Floyerena Jr. Pero ininyo? Totoo ba yan? Kinat mo or inislash mo yung budget dahil hindi mo kapanalig? O ganyang uri ka ba ng pinuno? Kaya ngayon, iniisip mo na ginagawa ito nitong si Speaker Martin Romualdez? Ate po, Mr. Alvarez, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, tahimik ka. Sa lahat ng mga nangyayari ng tatayan, judicial killing, di ba?
tahimik ka. Tapos, lahat ng mga investigation na pinapatawag ng mga sangkot dati kung ano nung issue na idinadawit ng panahon nyo, binubulyawan mo sa House of Representatives Congressional Hearing. Grabe, no? Ewan ko kung totoo ito sinasabi ni Ninyo Barsaga. Pero kung totoo ito, imudpwet itong si Pantaleon Alvarez. Pero karma is real. Bakit? Sa kabila ng pagiging himudpwet nitong si Alvarez sa mga Duterte, eh tinanggal pa rin siya sa pagiging speaker. Kasi napapanood kita, nakikita kita ng mga panahon na yon. Dahil part din ako ng DDS social media blogger. So, kaya hindi nyo may kakailayan. Ha? Etong si Ninyong Barsaga, salamat sa iyo at nag-i-stand ka ngayon sa gobyerno. Kasi hindi nila kayang i-debunk si Ninyong Barsaga, mga tol. Si Banat Bay, pinagmumumura nitong si Ninyong Barsaga. Yung Oli Bayon, pinagmumura niya. Yung malaki ang katawan na amuyong palagi ni Banat Bay, sino ba yun? Pinagmumumura din. Nakapalag ba sila kay Ninyong Barsaga? Eh sabi ni Ninyo Barsaga, pare-parehas tayong bayaran, huwag kayong maging ipokrito. Sabi niya, kayo daw, pare-parehas ng mga bayaran. Baka ma-misquote nyo pa ako rito. Oh, nakapalag ba kayo? Hindi. Ano lang ang sinasabi nyo kay Ninyo Barsaga? Meron siyang aning-aning. Eh aminado naman si Ninyo Barsaga sa bagay na yun na siya ay talagang na-confined sa mental hospital. Pero sa kabila ng pagkakataon na yun, hindi nyo masasabi na sa lahat ng pagkakataon nga na sinasabi nitong si Ninyo Barsaga, siya ay buwang. Hindi po. Lucid. Alam niyo yung lucid? Malinaw ang pag-iisip nitong si Ninyo Barsaga. Partikular sa mga sinasabi niya sa kasalukuyan. Kaya hindi niyo madibang. Wala lang kayong sasabihin kung hindi. Baliwang tao na yan. Pero hindi niyo kayang sabihin, hindi kami bayaran sa harapan ni Ninyo Barsaga. Kasi alam ni Ninyo Barsaga na bayaran kayo ng mga Duterte nung mga panahong iyon. I-debunk nyo ang isang DDS na katulad ni Ninyo Barsaga. But anyway mga tol, gusto ko lamang i-share sa inyo na ako hindi katanggap-tanggap para sa akin ang mga pahayag nitong si Pantaleon Alvarez. Dapat bilang dating speaker, alam mo kung ano yung mararamdaman ng kasalukuyang leader diyan sa House. Dahil ikaw mismo ang nagsusulong ng pagbabago sa konstitusyon nung panahon mo. Tapos ngayon, porket hindi pa pabor sa'yo, nag-iiba ang ihip ng hangin. Saka, nagtataka ako, ano bang meron sa mga Duterte, bakit napakasipsip mo? Sa kabila ng ginawa sa'yo. Sabi mo doon sa interview, wala kang hard feelings sa mga Duterte. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Pero alam naman natin na ang nasa likod ng pagpapatalsik sa'yo bilang speaker, hindi naman si Rodrigo Duterte. Inayunan niya lamang yung gusto ng kanyang anak na si Sara Duterte, yung kapanalig niyang si Gloria Macapagal-Arroyo, at saka yung hindi ko iboboto na si Senator Aimee R. Marcos. Maraming salamat sa inyo mga tol. Ano masasabi ninyo dito kay Congressman Pantaleon Alvarez? Kasi sabi ni Ninyo Barsaga, ito po ay isang ipokrito. Tuloy mo nga muna natin yung mga katagana yun. Baka sabihin ninyo, ako nagsabi, ipokrito itong si Pantaleon Alvarez. Ayun yan kay Ninyo Barsaga. Ngayon, dahil itsopera ka na ngayon at isang pangkaran na yung congressman ka na lang, at sa tingin ko, hindi ka makikinabang doon sa gustong mangyari ng chatter changer na yan o chatcha na yan, kaya ganun ang pagpatungal mo. At bakit nga ba napatalsik ka na hindi mo matanggap nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung ito'y napatalsik bilang House Speaker of the House at pinalitan ka ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang House Speaker of the House? Doon ka lalong nanggalaiti. Naging opposition ka pa nung mga panahon na yon, di ba? Naaalala mo ba yun, Mr. Speaker Pantaleon Alvarez?
Huwag kang nagmamalinis, Congressman. May dumi ka din sa sarili mo. Ha? At ngayon, yung putak ng putak na sinasabi mo na si Speaker Martin Romualdez ang nasa likod, maritis ka din. Kung may ebidensya ka, maglabas ka. Hindi yung kuda ka ng kuda sa media para lang magpasikat na magpasikat nung ginawa mo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Napanood din nyo, ha? Pero parang na-skip ko yung ipokritong sinabi nitong si Ninyo Barsaga, eh. Panoorin nyo na lamang yung kanyang vlog muli at sasabihin niya dyan na ipokrito itong si Pantaleon Alvarez. Kasi gawain niya, eh. Tapos ngayon, nililihis niya.